Access granted. Obscure scene, take two. Action! Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ang pag-uusapan natin ngayon ay panahon ng lumang bato. Ano nga ba itong panahon ng lumang bato? Sa Greek, palayos o luma o old, litos, ang ibig sabihin naman ay stone or bato. Ibig sabihin, panahon ng lumang bato o old stone age o paleolithic age o panahong paleolitiko. Diba? Medyo nakakalito yun, no? So, ito ay panahon na buong-buong nagkakatugma sa Pleistocene epoch. Ito ay sa kadahilanang ang panahong ito ay unang magkaugnay sa kulturang paleolitikong pangkat o kulturang pangkat ng lumang bato, galaw at pangangalat ng pangkatang kultura at pati na rin ang kanilang impluensya at pagkawala sa pangkalahatan. Ang kultura ng panahon ng lumang bato ay kalimitang ayon sa siyensyang pang-arkeolohiya ay pinapangalan alinsunod doon sa lugar kung saan ito nadiskubre o kung saan ang lugar na maraming matatagpuang pagkakakilanlan dito. Kaya nga, ang pangalan ng ilan sa mga kultura katulad ng Oldowan, Abyvillian na kultura at iba pa ay nakikilala sa pamamagitan ng iba't ibang panahon na kung saan na mamayagpag ang mga gawang kamay na naglalarawan sa kultura na itinatangi nito. Ang panahon ng lumang bato ay nagumpisa sa tinatayang 2.5 milyong taon BP or before present o bago ang kasalukuyan, at ito ay tumagal hanggang sa 10,150 taong bago ang kasalukuyan o BP, kung saan ang Holocene geological epoch ay dumating. Ang Holocene epoch ay tumagal hanggang sa ating panahon. Ang panahong paleolitiko ay maaaring paghati-hatiin sa maraming maliliit na mga panahon na kung saan ay may tatlong pinakamahalaga. Una ay ang panahon na tinatawag na luma o ilalim na paleolitiko na kung saan ay magkatugma sa Paleo-Pleistocene epoch. Ang mga kultura na parte ng kapanahunang ito ay kulturang Oldowan. Ang ikalawa ay ang gitnang paleolitiko. Ito ay nag-uumpisa sa 800,000 taon bago ang kasalukuyan o BP or before present hanggang sa 30,000 taon bago ang kasalukuyan. Ang kultura sa panahong ito ay Abyvial, Acholian, Punjabi, Chaukautin, Clock Tonian, Levallois, Hope Fountain, Mousterian at iba pa na hindi gaanong mahalagang kaugalian. Ang pangatlong panahon ay ang huli o ibabaw na paleolitiko na nagpapatuloy patungo sa gitnang paleolitiko at tumagal hanggang 10,150 taon bago ang kasalukuyan. Ang kultura na parte sa panahong ito ay Chatelperonian, Gravithian, Solutrian, Sibil, Attirian, Caspian, Ordos, Baikal at iba pa. Ang pagkakakilanlan ng Paleolitiko
ay ang mga ginawang gagamitan at sandata sa pamamagitan ng paghihiwa at pag-uukit. Ang ganitong kagamitan ay magaspang at hindi pulido o perpekto. Ang mga kagamitang ito ay nagdala ng napakalakas na marka sa malaking panahon ng pagkaprimitibo ng mga tao. Ang mga kauna-unahang kagamitan at sandata ay yari sa bato na pinaglaanan ng pagod at hirap. Ginawa ang mga kagamitang ito ng mga sinaunang tao para mapagaan ang kanilang pamumuhay sa kagubatan. Kasi ang tao kasama lamang ang kaniyang katangiang pisikal na walang gamit o kagamitan ay mahihirapang kalabanin ang malalakas na kaaway, lalo na ang kalikasan. Hanggang dito muna ang ating parte ng pagtalakay sa panahon ng lumang bato. Ipagpapatuloy natin ito sa susunod na pagkakataon. Kaya kayo ay sumubaybay lamang sa ating mga ipinapalabas na mga video. Huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at kalimbangin ang notification bell. Hanggang sa muli, ito si Gerald Assorted TV na nagpapaalam at nagsasabing magandang araw at magandang buhay. Paalam na. Bye-bye!